Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating panahon. Isang linggo na mula nang aminin ko kay Atasha na mahal ko siya. At ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Masaya ako sa piling niya. Magiging misyon ang buhay ko o napasihin siya. Pero nakakalungkot. Naputol ang bakasyon namin. Bumalik muna ako sa Manila dahil sa isang emergency. Ayoko sanang umalis pero hindi maiiwasan. Umiyak ang mga bata nang magpaalam akong aalis. Ipinangako ko na matapos ko lang ang problema ay babalik din ako kaagad. Papa, aalis ka ba talaga? Mangiyak-ngiyak na tanong sa akin ni Emerald. Yakap-yakap niya ang leeg ko. Nagsimula siyang umiyak nang malamang aalis ako. Huwag ka nang umiyak, Emerald. Babalik din ako agad. Nandito naman si Mama mo at si Kuya Kaden. Sabi ko sa kanya. Sinusubukan kong kalasin ang mga kamay niya sa leeg ko, pero lalo lamang niyang hinihigpitan. Tiningnan ko lang si Tasha na ngiting-ngiti sa akin. Gusto niya yata ang nakikita niya. Bibilhan kita ng pasalubong sa pagbalik ko. Ang bilis lang kaya ng oras. Magugulat ka na lang na pagising mo ay nandito na uli ako. Kaya Emerald, huwag ka nang malulungkot ha? Sige. Bumaba si Emerald mula sa akin at tumakbo kay Atasha. Pinunasan ni Tasha ang ilong ni Emerald dahil may sipon na sa kakaiyak nito. Nilapitan naman ni Kaden si Emerald at hinagod ang likod. Babalik din si Papa, Emerald. Huwag kang ang cry baby. Laro na tayo sa labas. Dahan-dahang tumango si Emerald. Kinuha naman ni Kaden ang kamay ng kapatid at tumakbo palabas. Nang makaalis na ang mga bata ay nalapitan ko na si Atasha. So, hon, babalik ako agad pagkatapos ng emergency. Mag-ingat kayo habang wala ako. Tumango siya. Kinagat niya ang ibabang labi. Ang cute niya sa mga gestures niya. Huwag mong sabihin na iiyak ka rin kagaya ni Emerald. Pakiusap naman, babalik din ako kaagad. Feeling ko tuloy hindi na tayo magkikita ah. Niyakap ko siya at hinalikan sa ulo. Babalik din ako agad. Mahal kita, han. Mag-ingat kayo habang wala ako rito. Tinandaan mo bang security code ng bahay kung sakali? Tapos pag may emergency, ang safe room ay nasa likod ng aparador sa kwarto ng mga bata. Sunod-sunod na pagpapaalala ko sa kanya. Napangiti si Atasha sa akin. Opo, Daddy. Ano ba naman ang mangyayari sa amin dito sa isla? Eh, wala namang tao. At saka, nagtalaga ka na naman ang mabantay para sa amin. Walang mangyayari sa amin, okay? Hindi na ako nagsalita. Tama. Ano nga ba naman ang magiging problema? Pero hindi ako makaalis ang masamang pakiramdam na nararamdaman ko. Tiningnan ako ni Tasha sa mga mata. Basang-basa ng mga mata niya dahil sa mga luhang hindi pumatak. Ibinaba ko ang mukha ko sa kanya para halikan siya. Nakapulupot ang mga kamay niya sa leeg ko at ang mga simpleng halik sa umpisa ay naging mapusok. Sa huli, binitawan ko siya at nginitian. Nasa mata ko ang passion. Hinawakan ko ang mga pisngi niya. Mahal kita, Tasha. Makinig kayo sa mga sinasabi ng bantay ha. Nandyan sila para bantayan kayo. Maglilibot sila sa lugar. Pinabantayan ko rin ang mga bata. Kung sakali na may problema, tawagan mo ako kaagad. Huling habilin ko sa kanya. She rolled her eyes. Okay. Good. Aalis na ako. Kailangan kong bumalik dahil may emergency, hindi sa kumpanya kundi may tauhan akong namatay at kagagawan iyon ni Jameer. Alam ko na nawalang ginawa si Jameer sa loob ng ilang araw ay mayroon siyang pinaplanong malaki. Kung ginawa ko lang ang patayin siya taon na ang nakakaraan, wala sana ako ngayong problema. Pagkalapag aga-agad ng eroplano sa airport ay dumiretso ako kaagad sa opisina. Tuloy-tuloy ako sa pagpasok sa opisina kung saan naghihintay sa akin ang iba pa. Naka-monitor naman through Skype si Nabadong at Lester. Naka-project sila sa big screen. Sabihin niyo sa akin anong nangyari. Sabi ko kaagad nang makaupo ako. Tumingin ako kay Badong na nasa screen. Siya ang pinaiwan ko sa ibang bansa para bantayan si Jameer at siya rin ang head ng mga negosyo ko ngayon abroad. Nakaraang linggo ay pinabantayan namin siya kagaya ng dati namin ginagawa. Hindi namin alam na nakatunog na pala siya. Pinatay niya ang lalaki nang hindi namin nalalaman. Nasaan na siya ngayon? Tanong ko sa kanya. Kung nandito lang ngayon si Badong ay mapapatay ko na siya.
Boss, ganito yun. Halatang hindi masabi-sabis ni Badong ang gusto niyang sabihin. Ibig sabihin, may mas malaking problema. Hinampas ko ang kamay ko sa mesa dahilan para mapangiwi ang mga tao sa paligid. Sagutin mo ako, Badong. Hindi po namin alam. Lumingin ako kay Lester nang siya ang sumagot. Ano? Hanapin niyo siya. Wala akong pakialam kung kailangan ninyong halughugin ang buong bansa. Hanapin ninyo siya. Galit na ako. Napapasingaw ako sa galit. Eh, boss, hindi lang po yan ang problema natin. Great! Meron pa? Pirit kong kinakalma ang sarili ko. Ano pa, Badong? Tungkol kay Bria. Anong tungkol sa kanya? Wala na siya. Lahat ng tao sa kwarto ay napatingin kay Badong. Anong ibig mong sabihin na wala na siya? Pagkalipas sa mga araw na tumakas si Jameer ay nawala rin si Bria. Sinabi ng mga ulat na nakita ang katawan niya na lumulutang sa isang ilog. Naniniwala kami na si Jameer ang may gawa noon. Pati ang bantay ni Bria ay pinapaniwala ang patay na rin. Ngunit ang bangkay ay hindi pa din nahahanap. Sino pa kaya? Sarkastikong sabi ko. Natural, si Jameer lang. Kung wala na si Bria at kung itong unang pinuntahan ni Jameer, hindi kaya alam na ng aking kapatid ang mga pangyayari 5 taon na ang nakakalipas at ang kasunduan na namagitan sa amin ni Bria. Itong ikinababahala ko. Badong, alamin mo kung nakaalis na siya ng bansa. Makipag-ugnayan sa akin sa lalong madaling panahon. Kung nakaalis iyon dito, dito lang iyon pupunta. Tumango siya at pinatay ang screen. Tiningnan ko naman si Lester. Lester, kontakin mo lahat. Gusto ko mahanap agad si Jameer. Dead or alive. Patayin mo siya kung gusto mo. Wala akong pakialam. Pinagpahinga ko ang likod ko. Pinisil-pisil ko ang aking sentido. Boss, papaano si Natasha at ang mga bata? Paano nga ba sila? Dam, mas safe sila sa rest house. Walang ibang nakakaalam ng lugar na iyon. Besides, may mga bantay sila. Bumaling ako kay Alvin. Alvin, subukan mong subaybay ng mga tawag sa telepono ni Jameer habang nasa Venice pa siya. Alamin mo kung sinong huling tao na kinausap niya. Ampong, ipaalam sa akin kung may nakakapasok sa bansa via underground. Tumango lang sila. Yung iba, maging alerto. Pwede na kayong umalis na lahat. Napasandal ako. Okay na sanang lahat. Bakit kailangan pang magkaganito? Bria. Muli kong pinisil ang aking sindito. Sa huli, hindi ko siya nakayang protektahan gaya ng ipinangako ko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ko kay Bria. Nakita ko siya pagpasok ko pa lang ng room ko sa hotel. Hindi ko na pinansin na hawak niya ang telepono. Ngumiti siya sa akin ng mapangakit. Ibinaba niya ito. Sinong kausap mo? Tiningnan lang niya ako at nilapitan. May isang bagay na wala sa lugar. Iyon ang unang nahalata ko sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo. Ang sabi lang ni Bria sa akin. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ano? Bakit naman kita tutulungan? Buntis ako. Tumingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. At sasabihin mo na sa akin ang bata na dinadala mo? Kung hindi ko alam na may relasyon kayo ng kapatid ko at iniwan mo ako para sa kanya, baka paniwalaan pa kita. Pero Bria, malabong mangyari ang mga pinagsasabi mo. May luha sa kanyang mga mata. Para akong masusuka. Salamat na lang at hindi siya ang pinakasalan ko. Paano kaya nakakababa ng babaeng ito? Si Jameer ang ama. Hindi mo itatanggi? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi. Kailangan ko ang protection mula sa iyo. Bakit ko naman gagawin iyon? Dahil papatayin ako ni Jameer. Sa parting yun, naniniwala ako sa kanya. E ano ngayon kung papatayin ka niya? Mas mabuti nga, mas kaunting problema para sa akin. Wala talaga akong pakialam. Napahagulhol siya at umiyak. Hindi ko siya nilapitan, tiningnan ko lang siya. Wala akong nararamdamang awa para sa kanya. Pakiusap Carter, kahit hindi na lang ako, kahit alang-alang na lang sa aking anak na kadugo mo rin. Bakit ko naman gagawin iyon? Alam ko ang nasa last will. Kailangan ka makabuo ng tagapagmana para maging legal na ikaw ang tagapagmana. Pinakasalan ko na si Atasha at isang bata ang susunod at ito ay malapit na. May mas malaking plano si Jameer. Nakuha niya ang atensyon ko. At ano naman iyon? Mangako ka muna na kukunin at palalakihin mong aking magiging anak. At ano naman ang sasabihin ko kay Tasha? Ano nga bang sasabihin ko kay Tasha?
kapag umuwi ako na may dalang sanggol. Nakapagdesisyon na ako na pagbalik ko ay tatanungin ko na siya kung payag na siya magpakasal kami. Itama ang mga bagay na nagawa naming mali. Alam ko na, mapapasaya ko siya at ganoon din ako. Mahal ka niya. Alam ko na maiintindihan ka niya. Simpleng sagot ni Bria. Fine, pero pag nakuha ko na sa'yo ang bata, ay hindi mo na siya babalikan pa. At bilang kapalit, mangangako ako ng protection. At bilang kapalit, magiging mga mata kita kay Jameer. Gusto ko nang makalis sa poder niya, pero gusto mo naman na maging mata mo ako sa kanya. Nangangako ako sa iyo ng protection. Inilahad ni Bria ang kamay niya. Deal. Kinuha ko ang kamay niya. Deal. Sinabi niya sa akin ang mga plano ni Jameer, ang dahilan kung bakit siya nandito. Para akitin ako, para makuna ni Jameer ng mga larawan at maipadala sa Pinas para makita ni Tasha. At sa parehong oras, kapag nag-away kami ni Tasha ay ako naman ang magiging punterya ni Jameer. Nalaman ko rin na kasabuat ni Jameer ang manager ko at iba pang mga empleyado ng hotel. Nabigo namin ang kanyang plano. Sigurado iyon. Mula noon ay pinabantayan ko na si Jameer kay Bria. Alam ko na delikado, pero wala talaga akong pakialam. Sa panahong iyon ay busy ako sa paghahanap kay Tasha. Bakit ba palagi na lang may problema? Boss, bakit Alvin? Ang huling kontak ni Jameer ay isa sa mga tauhan natin. Sinong taong ito at nasaan na siya? Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang hinihingal na si Damian. Boss, nakaalis na ng Venice si Jameer at ang nasa data ay ang pagpasok niya ng bansa. Ano? Boss, ang tauhan na sinasabi ko ay isa sa mga bantay ni Tasha at ng mga bata. Kapag may mangyaring masama kay Tasha at sa mga bata, ay hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Alvin, Damian, pumunta kayo ngayon din sa rest house. Bantayan niyo na si Tasha at ang mga bata. Sigaw ko sa kanila. Kinuha ko ang phone ko at tinawag si Ampong. Ampong, mag-assemble ka ng team at subaybayan mo si Jameer. Kaliwat kanan ang utos ko. Naku mga kafelisidad, nasa panganib sina Tasha at ang mga bata. Sana'y walang mangyaring masama sa kanila. Abangan!